Alright guys, it's another day and finally after nakapag-sign sila Carlos ng kontrata is apurado na si Carlos na lumipat ng bahay guys. Kaya kahapon, nagbubuhat na siya ng mga gamit niya, mabigat, pero tinitiis niya. Sabi ko meron naman kaming moving day kung kailan namin sila tutulungan na maglipat ng mga gamit, pero excited siya na maglipat. So, ayan, meron na siya mga ibang gamit na nabalot na and pwede na naming dalahin doon sa kanyang bagong bahay. Char! Bagong bahay ni James Bond! Bagong bahay ni Don Carlos. So, mula ng konti and si Nico and Annika guys is kinukuha yung susi doon sa bagong work ko guys na gagawin bukas. Meron akong keka or part-time. Kaya tulungan ko na lang muna si Don Carlos kasi itong taong to ay sobrang aprado. Apurado! Parisahan na lang guys. Pero actually, meron kaming moving day na tutulungan namin sila, si Elisa and si Carlos. Pero ito talaga siya, apurado siya. Kaya, tulungan na lang din natin para hindi na siya magbuhat pa balik-balik galing dito sa bahay papunta doon. Kasi parang 15 minutes walk to? Maximum. 15 minutes walk galing dito sa bahay niya papunta doon sa bagong bahay na lilipatan niya. Actually, yung bagong bahay na lilipatan ni Carlos isa tapat lang ng kanilang workplace. Wala guys, nagbuhat. Si Carlos guys. Bahala ka dyan dyan. Kaya ako mag-drive lang ako, bahala siya magbuhat. Ang dami. Ang dami pa ba? Wala na. So, dito yung bahay ni Carlos, guys. Sa number 12 siya. Tapos, yung sa room 14, sa door 14, yung friend ni Nico. Kaya, sabi namin sa kanya, kung meron siyang kailangan, pwede siyang magsabi din doon sa friend ni Nico. Like, example, gabi. Kumatok lang siya doon. Ayan, dala niya na yung ibang gamit, guys. Tapos, yung kahapon, nagdala na rin siya dito. Ng mga ibang gamit pa. Lagay mo na yan dito to sa may ano, gilid. Wow, nilalagyan mo yan ng bulaklak. So, ito na yung bahay ni Carlos, guys. Mas mura ito compare sa dati niyang bahay. Ano lang siya, parang studio siya to, no? Studio lang siya, guys. Kasi itong building na ito dito, pang ano talaga siya, pang matanda na bahay. Kaya, sabi ni Carlos, meron siyang ano yan? Stopper ba yun? Handbrake. May handbrake yung kanyang toilet, guys. Kasi pang matanda talaga ito na bahay pa. Wala pang kuryente dito pero nakapag-apply na sila. Yun, may handbrake. Pero pwede dito maglagay ng washing machine. Meron ding shower doon. Mas maganda to, Carlos, no? Malinis siya. Tapos yung kusina din, guys. Enough lang for him talaga. Yan, oh, maganda yung mga cabinets dito. Malilinis. Yan, o maraming pwedeng ilagay si Carlos dito. Yan. Tapos ito talaga is yung finished design talaga siya na ng kitchen. Kasi ito, pwede ka maglagay dito ng mga plato. Tapos tutulo siya, diretso na siya dito sa sink. Ito. Ay, sorry. Malakas masyado. Yeah, tapos dito to. May microwave ka, di ba to? Wala. Wala ka microwave? Microwave ba? Wala. Wala kang microwave? Wala akong microwave. Paano nag-iinit ng food? Dito lang or sa dito. Ah, okay. Hindi mo kailangan ng microwave? Yan, kung mayroon. Ah, bibili tayo kapag ano yung maliit lang. Si Elisa meron ba? Wala. Ah, wala ba si Elisa? Oy. Meron, naglagay na si Carlos ng mga gamit-gamit niya dyan, guys. Nilagay mo na pala yung laptop mo dyan? Luma yan? Alay, pansak na na. Uy, ayusap po na yung muhang sinina. Ay, hindi pa siya mag-ayos, guys. So, maganda dito, may mga cabinets siya dyan. Saan mo lalagay? Lagay mo dyan, itong lamesa mo dito to, oh. Ito dito, oh. Yan, maliit ba? Tapos dyan niya ilalagay yung bed niya, guys. Aray lang talaga, studio talaga siya, pang binatilyo. Binatilyo na parang bata, sabi nung asukas. Ano yung boy daw, hindi daw man, he's a boy. Yan, so yung ibang gamit niya, nadala niya na dito. May kurtina ka doon? Ah! Ilalagay natin yan dito. Diba? Maganda, tapos warm ito. Kasi yung floor nito guys, is my heater.
Papalitan mo yung... Lalagyan mo yan ng Spider-Man? Yung Barney. Ah, Barney? Tapos meron kang ilaw doon to? May ilaw ko. Ha? Bulb? Parang bibili ka isa sa kukula. Parang ito, kailangan mo to ng parang sabitan dyan. Oo. Bulb lang ba yun sa'yo? Yung parang chandelier na maliit ba, sasabit natin dyan? Eh, sa okay-okay. Sa patina. Oh, di ba? Tapos yung ref niya, guys. Ito, ano yung, explain mo muna yung stopper. Ano yun? Ano yung tawag yung paglilipad? Ito, handbrake. Ay, handbrake. Pag masyadong matigas na, pabawakan. Full speed mo na. Full speed. Kasi pang matanda kasi talaga ito ng mga bahay, guys. Same din kay Eliza. Yan. So, meron ng tubig dito kasi kasali yung tubig sa rent. Pero wala pang kuryente. Sa 31 yun. 31. Sa 31 ng end of this month, guys, magkakaroon ng kuryente. So, ganito yung itsura dito. Kahit ito, hindi ka na maglalagay ng table. Dito ka na kumain. No? Itapon na lang natin yung table mo. Sa labas. Sa labas or dun sa cabin, sa ano, storage. No? Tapos dyan, storage din yan. So, dyan, dyan mo isaksak yung ano mo, yung ref. Tapos itong ref niya, guys, anong plano mo sa ref mo? Punuin mo ng? Ng mga fruits dyan. Nang galing sa Habiki. Galing sa Habiki. Oh, meron ka ng freezer din dito. Ganito rin ba kalaki yung freezer mo doon? Parang dito lang siya. Ah, mas malaki to. Mas maganda nga tong ref mo. Yung ref namin maliit, di ba? Pero may freezer kami. Pero maganda na tong kay Carlos, guys. Compare sa dati talaga. May tadaran kan dito. Ito, tadaran. Ito to. Tapos ito dito, tadaran din ito. Pero usually, ang ginagawa ng mga fin dito, sila naghihiwa ng tinapay. Tapos dito, tadaran. Ganyan. Ay, sorry. So, ito may mga drawers. Lagyan mo ng mga ano. Tapos ito dito to, ano siya? Yung finish design talaga siya na yung tutuluan. Tutulo diretso punta doon. So may ilaw din doon. Marami ka palang outlet dito to. Bibili ako ng extension. Ha? Bakit ka bibili ng extension? Sa mga laptop mo. Ay, doon sa laptop mo? Pero dito hindi, no? Meron ka extension. Maraming saksaka. Marami pa doon ka, oh. Oo, lagay mo dito, oh. No. Ito lalagyan ito ng microwave, may saksaksakan doon. Ito lalagyan ng spices ito doon sa taas. Taguanan ng rice, ng pasta. Ito yung mga chemicals. Ano sa mga chemicals, may basurahan din. Oh, may ganito din sila. Ano, mag-segregate ka ng basura, ha? Yan, may lalagyan ng basurahan. Ang ganda ng bahay mo to. May stopper din, oh. Stopper din para sa door. Ano yan siya? Parang... Alarm yan. Doorbell? Ay, hindi. Yan yung... Sa smoke. At, ayan to. Kagaya nung andoon o sa kabila. Sa smoke din yan. Ito ilaw to. Ito ilaw yan. Ito yan sa smoke. Ewan ko ano yan. Baka exhaust yan. Feeling ko exhaust yan siya. Tapos meron din siyang cabinet dito, guys. Ah, dito na yung ibang gamit ng totoong. Ganda ng bahay mo to. Ganda ng bahay mo to. Nga, kabalhino na ka. Kabalhino na ni siya, guys. Kaya sige, nagbit-bit kayo sa 31 pang plano. O sa pang pitsaha ron. 26 pa. May 5 days pa. Excited naman siya. Hawa na tayo mahimo. Pero ito yung kay Carlos, guys. Yung isang bintana na to sa kanya to. Sa kabila, sa kapitbahay naman na yon. Pero matahimik dito kasi matatanda ang mga kapitbahay. Kasi yung doon sa kabila, sa friend dyan ni Nico. O si yung kay Elisa, guys, sa kabilang building. Itong building na yata, ito to, ano? Ito kay Elisa na building. Pero sa kabilang side yung sa kanya. Mga ano, eh kasi ito, duplex houses ba? Pabahay para sa mga matatanda. Matanda ka na dong. Meron ka rin storage dyan, no? Tingnan, pakita mo nga to. May storage, the outdoor storage siya, guys. Sabi ni Carlos, maglalagay daw siya dito ng mga bulaklak. Tatanim daw siya. Tapos, yun lang ang kakainin niya. Ayaw mo ng gulay to. Kamatis, sibuyas. Ah, ito may outdoor storage si Carlos. So, pwede ka maglagay dito ng bike mo to. Yung ipatayo lang. Yung heater ko, dito ko nalagay. Doon mo sa loob yun. Ay, pwede din dito. Sa labas. Yeah. Hindi naman mapasabi.
Hindi mo tumabasa. Pero kailangan mo dito. Ay, sa bagay, kasi ito dito, nililinisan ito lagi. Kasi nga, matatanda mga nakatira, mga kapitbahay doon. So, nililinisan ito ng snow. Ay, nagpapala. Pero at least, meron ka dapat yung para sa'yo lang na maliit lang. At least dito na side, ikaw ang maglinis ng snow mo. Kasi ito, wala ka ng hagdanan. Dati may hagdanan, di ba? May pabuni, paso ka pa doon. Emilio Aguinaldo. Ngayon, wala na. Pero maganda na tong bahay nila, guys, compare before. Ayun, okay naman yan. Pero yung sa walis mo sa loob ng bahay, yun ang kailangan mo. Yan. So, dito, magtalagay daw si Carlos dito. Magpaano daw siya? Magpa-housewarming daw siya, guys. Ang papakain niya sa amin is steak, hindi stick. Yeah. Papa-house blessing. Ayun, susi mo. Saan susi mo? Yeah. So, maganda talaga yung community nila dito, guys. Ay, oh, walis tambo. Pero, hindi man yan magamit na. Ilabo yun na nato na, eh. Ilabog na siya kay guba naman na. Nawang lawa-lawa. Ah, sige lang kay gamay raman pa di mong limpyuhanan. Kini dirito dili ini sa bitanan og unsa-unsa ha kasi mo sabit kay diag baboy. Ay sabit yung brief. Yes, so, dili na sa bitanan og brief na buang ka man. Kuan na sa bitanan og tanom. Kano ayaw tao pa dito oh. Oh, butang ka diag hanging plant. Magbutang di agkuan strawberry hanging o di ba nindot ng balay ni Carlos. So next time na yung pakita yung kay ano kay Elisa. Wala to sa plano, guys. My God, andito na kami sa Happy Key ni Carlos, guys. Nakapili na kami, actually kasama din namin si Chef Rick. Ando na siya sa harap. Yeah, so naghihintay na lang kami na magbukas yung door. Galing pa kami ng trabaho, alas 5 na, pero hindi pa nagbubukas ng pinto. Sobrang haba ng pila dito, guys. Si Chef Rick is andun sa may gitna. Pero si James Bunn is andito, guys. Yung bida laging sa huli. Yung bida ga laging sa huli. Carlos, ano masasabi mo na sinasali daw kita sa vlog? Wala lang, masaya lang ako. baka masama na daw pakiramdam mo or sumama na daw. Enjoy ko. Hindi niyo lang alam, sumisikat si Carlos. Ang daming chika babies na nagme-message sa kanya, guys. Marami nga nakakakilala sa akin. Oo, wow, sikat na si Don Carlos. Akala niyo lang. Ang dami nang nagme-message sa kanya. Tapos, nahahanap pa siya sa TikTok dahil dun sa pagsayaw niya nung binigay ni Julie na damit na sinuot niya, o diba? But yeah, maghihintay mo na kami nito sa pila, guys. I don't know what time it will open. Kasi nung isang araw, last time, ano siya, 5:15 na sila nag-open. Late. Nung kayo ba nagpunta dito ng kaklase mo? Kami dito late na rin sila bukas. Late na? Ano oras yun? Mga maximum ngayon, 5:15. Bakit mo dinala dito yung mga friends mo? Gusto ko na sila experience na yung... Sila Betty nga, gusto kong dalahin din dito. Kasi hindi naman magkasundo yung schedule natin. No? Sobrang haba ng pila, guys. So, andun si Chef Rico yung naka-yelo. Agin din sa plano, guys. Tanakaw na akong suot. Naka-chiniras. Naka-mitsas. May pare si Don Carlos. Always on the go. Always on the go. Ako talaga. Wala yung pakialam. Nag-chiniras. Laura mo na. Kuan. Japanese. Yeah, binig ko lang sa saan na to. Saan binili? UFF. Ah, sa UFF, yung pantalon? Ah, yung shoes? UFF sa may... Ah, okay-okay. Ah, okay-okay din yan. Ano ba yun? Prisma ba yun? Ah, €3. Ah, di ba? Okay-okay. Ah, €3. Kaya gamit ko sa pang-winter. Oo nga, no. Di ba warm, di ba yan? May ano siya, air. Ah, mo di ba? Okay-okay. Powered by UK. Chef Rick, guys, andun, oh. Yung naka-yellow. Ano siya sa gitna, hindi pa talaga nag-open. Kanina pa kami dito. Mga 5:20 na yata. Bukas na, guys. Finally, nagbukas din ang pinto, ang mahiwagang pinto. 5:15 talaga na ng hapon. Sila nag-open ngayon na summer. Pero dito kami sa may likod. Pero meron pang mga nasa likod pa talaga namin. Kunti lang ang bibilihin ko, guys, ay yung kukunin ko para magkasya kami lahat kasi palit yung sasakyan ko tapos isasabay na namin si Chef Rick.
pa uwi or idadaan namin siya para hindi na rin siya mahirapan. Yan, so konti lang yung bibilihin ko. Kung ano yun lang yung mga pinakakailangan namin sa bahay, like example yung mga tinapay, ganyan. So yung budget natin dito is 10 euros lang guys, 10 euro ito. 10 euro bill ito guys, yan, 10 euros. Hala, nahulog. Ang daming pagkain guys, grabe. Mga boxes of salads and doon sa dulo oh. Mga tinapay. Pero nasa pila pa kami ni Carlos. Sa bahay. However, si Nico and Carlos is nagpunta dun sa lake para mag-fishing. Pero hindi na ako sumama guys kasi medyo masama yung pakiramdam ko kasi siguro sa sobrang init tapos biglang lalamig sa gabi. Ganun. Pero magpapahinga na lang ako guys kasi bukas meron akong long shift. Magkikake ako bukas or magpa-part-time ako kaya kailangan ko rin magpahinga kasi maaga yung start ng trabaho ko bukas alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Biruin nyo yun. Yun, ganun ang trabaho ko bukas guys. Gagawin ko siya kasi medyo malaki-laki ang bayaran doon. Char bayaran. Yeah, mas malaki kasi yung bayad sa akin doon sa part-time guys kaya pupuntahan ko talaga siya. Tsaka minsan lang naman. So, ako and si Annie guys, hindi sumama sa kanila sa fishing. But let's see mamaya kung merong makukuha si Nico. But sabi ko na, kung meron mang makuha is ibibigay kay Carlos kasi meron pa naman kami mga isda dito sa bahay. And mas maganda rin ibigay din kay Carlos para magkaroon din siya ng isda guys. Kasi sobrang nagustuhan din talaga ni Carlos yung mga isda na napangisda namin previous days and previous weeks pa guys. Gumawa na siya ng paksiyo na parami daw yung kain niya ng rice. So, isa yan sa mga perks dito guys sa Finland kasi libre ang fishing. And you can fish anywhere with Mato-Onki or gamit yung fishing rod na may worm lang siya. But si Nico meron siyang permit kaya mag-boat sila doon sa Valkijärvi. Meron ng boat si Nico guys na nahiram sa friend niya. Actually, meron siyang kanyang boat guys. However, kailangan kasi ng parking yon yung or paglalagyan ng boat. Kaya sabi ni Nico, next time na lang gagamitin yung sa kanya. Manghihiram na lang muna sa friend niya. Kasi yung friend niya meron ng boat and it's been there in the lake for how many years? 2 or 3 years na hindi nagagamit. Kaya yun na muna ang ginamit nila. So bumili din pala kami kanina sa Tokmanni ng life vest for me. So yun na muna yung ginamit ni Carlos para next time pag nag-fishing kami dyan sa lake malapit sa amin guys. Meron na kaming life vest. Si Nico meron na, si Annika meron na pero ako wala pa kaya. Nung isang araw na nagpunta kami sa lake dun sa Lahati is nagdalawang isip talaga ako na mag-fishing. Pero natuloy pa rin kasi meron silang libre na life vest. But this time bumili na kami and si Carlos ang gumamit nun. So let's see if they will be able to catch some fish today. However guys, ito na yung mga napamili ko today for worth 10 euros doon sa Javikir Wakapaika. Actually meron pang iba na pwedeng kunin. Hindi lang ako kumuha kasi ang iniisip ko is magkakasya lahat ng mga pagkain, lahat ng bags doon sa car. Kasi yung ginamit namin na sasakyan is yung sasakyan ko which is smaller. Hindi namin dala yung isang sasakyan na itim. Kaya ito lang ang napamili ko. However, marami pa rin to guys. Basta more than 2, marami yan. Many pa rin yan. So sinabay din namin si Chef Rick. Tinatid namin siya pa uwi sa bahay nila. Actually, bigla ang lakad din talaga ito. Actually, nag-message kami kanina.
Nagtanong siya kung pupunta kami. Sabi ko hindi kasi meron nga akong trabaho bukas. But sabi ko kay Carlo, 30 minutes bago mag 5 o'clock. Pwede pa tayo umabot doon sa Lahati. Tapos sabi ni Carlos na, sige tip, pwede naman. Si kaya dumiretso na lang din kami. Sinundo namin si Nico na Anika dito sa bahay. After naming mahatid yung mga gamit ni Carlos doon sa bago niyang nilipat ang bahay, guys. And yun, dumiretso kami sa Lahati. Kaya sabi ko kay Carlos na i-message si Rick, yung chef natin, na Pinoy, na papunta kami doon. And hinatid na rin namin siya pa uwi din sa bahay nila, guys. Kasi mabigat din yung mga napamili niya. So, isa-isahin natin to, guys. Lahat ng mga napamili ko today for worth 10 euros doon sa Javikir Wakapaika. Ito na lahat yung mga napamili ko today for worth 10 euros doon sa Javikir. And I'm so happy kasi nadagdagan yung mga tinapay namin. Which is yung mga rye bread or yung dark bread na gustong-gusto namin kainin dalawa ni Nico. As well as kumuha din ako ng mga light breads, guys, for Anika. Meron tayong mga rye bread, guys, and I want to emphasize two kinds of bread dito, or itong rye bread, or itong taus yuva. Dito sa Finland, guys, sobrang daming bread na pwede mong mabili, and they come in different forms, like kaura, or gawa sa oats, meron ding gawa sa mga flour, or gawa siya sa rye, meron ding iba na mixed siya. Basta iba't ibang klase. But I want to emphasize about this taus yuva ruis. This is a rye bread na ang ginamit dito is taus yuva or whole grain. Ang meaning ng taus yuva, hindi ko alam paano talaga ang pronunciation, guys, is a whole grain. Yung consumption ng whole grain has a lot of health benefits. It can lessen cardiovascular risks for diabetes, cardiovascular, colon cancer, if I remember it right, it's also good for reducing weight or to balance yung weight. Ito, kaya kinuha ko to, guys, nung nakita ko to, kasi minsan ko lang tong makita doon sa Javikir, kasi ito talaga ang magandang klase na bread din. Kahit anong klaseng bread, guys, basta merong nakalagay na whole grain, that is very good and that is much better compared to other kinds of bread. Kaya dito sa Finland, napaka-particular din ng mga tao and nagbabasa sila ng mga nutrition facts. Lahat dito, guys, yung mga tinapay, may mga nutrition facts yan siya. And about sa mga ingredients, may nakalagay talaga yan sa lahat. Ganyan ka, tarka or ganyan ka, tarka, yung ka-precise ang mga Finns, guys. Kaya dito sa Finland, kapag nagpunta kayo ng store, marami kayong tao na makikita na binabasa nila kung ano yung mga ingredients, ano yung nutrition facts, how much yung carbohydrates, yung sugar, yung ganyan. Kaya, importante din yan dito sa Finland, guys, na matuto na magbasa ng mga ingredients. Kaya, yung taus yuva, if ever you come to Finland and may nakita kayong mga tinapay, available din ito sa mga white bread, sa dark bread, sa mga ganitong klase na mga tinapay. Yan, may nakalagay talaga siya na 75% oats, viljasta, or yung grains. Yan, may naka-specific yan sila, guys. Ito naman is 100% kaura or na oats. Ayan. And this is Anika's favorite kasi ito is mas softer ito. Hindi pa siya natuto, guys, na kumain itong dark na bread kasi kapag hindi ka sanay kasi, hindi mo rin siya magugustuhan. But for a very long time na kumakain ako nito, nagugustuhan ko ito, guys, kasi na-acquired ko na rin yung taste niya. And most of the Finns are really eating this dark bread. Kahit naman sa ibang countries dito sa Europe, guys, mas prefer ng ibang tao yung mga dark bread kasi this is much healthier compared to the light bread or yung mga puting tinapay na ganito. Like yung mga croissants, ganyan. Kasi nga, flour siya, normal flour ang ginagamit. So, ito, guys, napamili natin today for worth 10 euros. Malaki ang natipid natin and malaki din ang na-benefit natin kasi nga
may nabili tayo dito ng mga different kinds of food na nutritious din talaga siya. It doesn't mean na cheap namin itong nabili. Yung pangalan niya is Haviki Ruoka or Waste Food. They don't contain any nutrients. Kasi ito, malaking bagay ito na katipiran as well as they still contain a lot of nutrients, guys, na pwede nating mapakinabangan. So, meron din tayo dito mga palaman sa tinapay. This is a chicken fillet artisani. Dalawa ito. Tapos, meron din tayo ditong blueberries. Blueberries is very healthy, guys. This is Pensas Mustica sa finish. Pero yung blueberries na nanggaling sa forest, ang tawag naman doon is Mustica. Pensas Mustica ang tawag nito. Ito yung berries na tinatanim sa yard. Ayan, tapos meron din tayo ditong salati. Itong salad, guys, usually marami ito sa Haviki. Isa sa reason is may isang dahon na nasira, like ito. Ayan, kaya siya andun sa Haviki, guys. But the rest of it, kung tatanggalin mo yung isang dahon na yan sa Pilipinas, tinanggal lang yung isang dahon na yan, bibenta pa rin yan. Pero dito sa Finland, since nakapackage nga siya, hindi na yan siya ilalagay sa shelf ulit, guys. Tatanggalin na yan kasi wala nang bibili nito. Kahit ako, pupunta ako sa store, bibili ako ng salad, titingnan ko rin talaga yung magandang quality ng salad. But ito, marami ito sa Haviki. Isa lang ang kinuha ko kasi we have here Kiriolohi. Kiriolohi is yung salmon na Q-sauce, or meron siyang potato and cream. So, ready-made na ito na food. Ilalagay na lang ito sa microwave, tapos kakainin. Tapos, meron din tayong chorizo, raka makara. Raka means uncooked. Hilaw, makara is sausage. And this is lamin savusteto. So, this is smoked ito, guys. Tapos, meron din tayo ditong uni lengki. Malaking sausage ito, guys. Yan, dalawang piraso. Tapos, meron tayong nuts na naman. Last time, may nabili ako nito, guys. The same kind of nuts. And another one today. Meron din tayo ditong nut chips, or itong chips, guys, tortilla. And meron tayong mga fruits, guys. So, meron tayo ditong viniru pala. Ito, na-open na yung kanyang packaging. Kaya andun ito sa Haviki. Meron tayong apat na apples. Tapos itong cauliflower. Andun siya sa Haviki, guys, kasi nagkaganyan na yung color niya. Pero sa Pilipinas, ganitong itsura, nasa mall pa ito na cauliflower. Pero dito sa Finland, kapag meron ng ganyan, guys, reject na yan. Tapos meron din tayo ditong cucumber, sibuyas, kamatis. Meron din tayo ditong ginger apple drink. I think meron din itong blueberries na halo. Juice ito, guys. So, shot pala ito, shot. Yeah. Inkibari, ginger, grapes, mansika or strawberry, and meron siyang apple, ayan. So, maganda yan sa lalamunan, guys, pangontra sa mga katul-katul sa tutunlan. Tapos, meron din tayo ditong pomodoro or yung tomato sauce. Meron tayo ditong sinapi or yung mustard, and yung yogurt, oat, yogurt siya, guys, na gawa siya sa oats. Tapos, meron tayo ditong maito kahabi na dalawa. Ayan. Dalawa ang kinuha ko, guys. Pero yung ibang tao, tatlo ang kinuha nila, yung mga sa huli sa pila. Pero ito lang ang kinuha ko, dalawa. Tapos, meron pa tayo ditong kirsika tomato or yung cherry tomatoes. And again, nakabili na naman tayo doon, guys, ng pagkain ni Pimo. So, this time, pinackage-package na nila into smaller bags. But last time yung nabili natin is yung buong sako talaga ng food for the dog. Yan. So, meron tayong additional pagkain para kay Pimo. I think yung pagkain niya dito sa bahay will be enough for more than a month or more. Kasi nga, hindi naman siya ganun ka lakas kumain ng dog food. Napakasulit talaga, guys, mamili doon sa Haviki. Kaya na-excite ako na mapuno ni Carlo and Elisa yung kanilang mga ref na mga pagkain na nanggaling sa Haviki, guys, kapag nakalipat na sila ng... Sobrang sulit talaga, guys, mamili doon sa Haviki Ruoka Paika kasi sa worth 10 euros, napakarami mong pwedeng mabili. For more vlogs, guys, about Haviki, mushroom picking, and our countryside life, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. I'll see you again next time. Hey, hey! Oh, what a feeling.